At nang may kulang, pupunuin tayo ni Lord. Siya ang bahala sa atin at tayo ay gagawin niyang full ngayong gabing ito. Amen! Sige, sabihin mo sa katabi mo natin, ngayong gabi, pupunuin tayo ni Lord. Amen! Parang hindi yata puno, ah. Parang ayaw yata magpapuno. Ulitin nga natin, ulitin natin, ulitin natin. Sige, hindi lang sa katabi mo, sa tatlo, sa apat na katabi mo, sabihin mo, pupunuin tayo ni Lord. Amen and amen. Yan. Mula pa nung buwan na to, punong-puno na tayo, right? Sapagkat this is the month of the Holy Spirit. We are talking about the series about the Holy Spirit, okay? At kahit na tayo ay minsan na namamatay o minsan ay nakukulangan, kahit na minsan ay umuundap-andap, okay? Ang ating screen ay hindi tayo papipigil kasi ngayong gabing ito gusto nating magpapuno, okay? Right, so mag-review muna tayo, okay? Mag-review muna tayo sandali. Noong linggo, ano yung napag-usapan natin noong linggo? Okay, so we all talking about being equipped. Okay, siyempre Holy Spirit pa rin. At the part ng ating pagiging connected in a relationship with the Holy Spirit is we are continuously being equipped. Sabihin nga natin, equipped. Okay, ibig sabihin, ikaw ay, kumbaga sa sundalo, kumpleto ka ng kasangkapan. Ayan, kumbaga sa ikaw ay susugod sa laban, kumpleto ka ng gamit. Ayan, kumbaga sa manliligaw, kumpleto ka ng dalamong chocolate at saka rose at saka ng mga gamit para mapasagot mo siya. Ayan, ikaw ay equipped. Ayan, nakarelate na naman kayo. Sige. Let's go. Ephesians 4:11. Okay. So pag-usapan natin, balikan lang natin ng kaunti, okay? So napaka-importante na tayo ay maging equipped. Okay. Tayo ay binigyan ni Lord, binigyan ng Holy Spirit ng mga gifts, right? Basahin natin sandali. These are the gifts gave to the church. Ano 'yan? Apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers. So magpasalamat tayo kay Lord kasi meron na mga ginagamit si Lord na merong mga gifts na ganyan. Okay? So tinatawag natin, pag narinig natin, yan yung tinatawag na fivefold ministry. Ano ibig sabihin nun? Lima yan. At hinalintulad yan parang sa kamay, sa daliri. Okay? Sabi nga nila, ang teacher daw ay yung hinliliit. Okay, bakit? Kasi yung hinliliit kasi sa tenga, kanya niyang tanggalin yung tutuli ng tenga para ikaw ay makarinig, ikaw ay matuto. Oh, di ba? So, ano naman yung pastor? Okay, dito sa Palasinsingan. Bakit? Kasi ang pastor ay laging nag-aalaga, laging nasa church. Kumbaga sa singsing, laging nakasuot. Yon. Oh, naisip niyo na may singsing. Okay. Ano naman yung evangelist? Ito yung hinlalato sa Tagalog o yung pinakamataas. Middle finger. Bakit hinalintulad siya sa evangelist? Kasi ang evangelist siya yung nag-share ng word, so dapat mas marami siya naabot. So siya yung pinakamataas, siya yung pinakamarami dapat maabot. Ah, okay. Ganun. Sige. Sige, sakatabihin mo. Yun pala yun. Okay. Ano naman tong hintuturo? So ito yung prophet kasi siya yung nagbibigay ng instruction galing kay Lord. So siya yung nagbibigay ng kung nagtatama, kung ikaw may mali or ikaw ay merong galing kay Lord na instruction, siya yung nagsasabi. Okay? At ano naman itong huli, ito yung apostles. Okay, bakit? Kasi pagka wala ito, hindi makakadakot yung apat. Okay, so ibig sabihin, ito, importante yung role niya. Siya yung, kumbaga, nagpa-father. Siya yung nag-aalaga. Siya yung nagpupunta sa iba't ibang lugar, pinalalakas niya yung apat. Okay? So, yan yung, ano tawag natin dyan? Fivefold ministry. Ako, I believe na bawat isa sa atin ay merong isa dyan na tinawag sa area na yan. Okay? Tuloy natin at anong purpose? Para daw, he makes the whole body fit together perfectly. As each part does its own special work, it helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. Lahat yan ay importante para ang isang buong parte ay mabuo. At bawat isa daw dyan ay merong special work. Sabihin natin, special work. Sa nasa kaliwa mo, sabihin mo, may special work tayo kay Lord. Yan, para tayo ay mag-grow, para magtulungan, at para lahat tayo ay healthy at nag-grow. So it means, ang goal, kaya binigyan tayo ng Holy Spirit ng gifts, ay para tayo ma-equipped.
Okay. So, di ba sa bahay, gusto natin, ang bahay natin fully furnished din, di ba? Ang ating mga gamit. So, sino dito yung talagang gusto magkaroon ka ng magandang bahay? Yan, disclaim in Jesus' name. Yung gusto mo, yung papasok ka pa lang, bumubukas na yung pinto ng bahay mo. Kasi yung bahay mo equipped, di ba? O di Bluetooth, di Wi-Fi yung bahay mo. Ha? Pag aalis ka, kusang sumasara. Meron na yatang ganun ngayon, dinidevelop na yon. So, ganun din, di ba, sa sasakyan. Sino dito gustong magkasasakyan? Yan, kung uwi ka sa Pilipinas, matuto ka muna mag-drive. Kailangan ma-equip ka muna mag-drive. Okay? At pero siyempre, pag nagkasasakyan ka, gusto mo, ay, ano din, fully equipped. Di ba? Tama ba? Ngayon, pa-high-tech na ng pa-high-tech ang sasakyan ngayon. So dati, di wire lang, ngayon, di computer na sasakyan. So ngayon, dati, di susi, ngayon, di remote control na lang. Okay, at maraming klase ngayon, dinidevelop ang technology ng mga sasakyan. Ginagawang mas nagiging equipped ng equip. Ayan, kung kayo papipiliin, alin sa dalawa dyan gusto nyo? Ayan, yung isa Mercedes, yung isa Montero. No? Siguro mas gusto nyo to, sumakay dito. Ayan, kasi fully equipped yan. Meron niyang higaan sa loob. Okay. Meron din niyang video okay sa loob. Okay, by the way, picture dito yan sa Macau. Ayan, nakikita niya sa Galaxy yan. Okay, ayan. Punta pa ako doon, kinunan ko yan. Joke lang. Okay. So, di ba yung mga limousine, ano sila, fully equipped. Kasi ang sumasakay doon ay mga special na tao mayayaman. So, kailangan maayos sa loob. Pag napasok kayo sa loob niyan, yung iba diyan meron pang parang minibar. So, pwedeng mag- chill-chill, mag-inuman sa loob at saka merong fully equipped sila. Ayan, okay. So, ibig sabihin, kahit sa physical man, kailangan equipped. So, tayo rin sa spiritual, dapat equipped din tayo kay Lord. Okay. And speaking of equipped, ang pinaka-equipped na sasakyan sa buong mundo ay ito. So, kung familiar kayo dito, the Beast One. Okay, ano yung the Beast One? Okay, hindi the best one. The Beast, ganyan talaga spelling yan. Yan ang tawag sa kanya, ang code niya. Yan ang kotse o sasakyan ng presidente ng United States. And this is the one of the, mas siguro sa ngayon, masasabi natin the most equipped vehicle in the world. Kasi pagka, yung ibang features niyan, ano, actually, sikreto. Kasi syempre, for security purposes. Pero sabi ng mga researcher, ito yung mga features niya. At hindi ko na bibigay sa inyo lahat, magbibigay na lang ako ng ilan. Okay, ang ilan dyan, okay, una syempre, yan ay fireproof, bombproof. Kahit hagisan mo ng bomba, kahit hagisan, barilin siya, hindi siya masisira. Okay, sa sobrang kapal ng kanyang bakal o kanyang katawan. Ang isang feature pa niya, sa loob nito ha, meron siyang blood bank na match dun sa blood type ng presidente ng Amerika. Para kung sakali na magkaroon ng sugat, injury, so hindi na kailangan itakbo sa ospital. Kung kailangan kong salin ng dugo, dun agad kukunin. Meron niyang kotse na yan, ganun siya ka-high-tech. Meron pa siyang isa na yung kung saan ay yung gulong niya kahit barilin, ma-flat siya, tatakbo. Kaya niyang tumakbo hanggang 60 kilometers per hour kahit flat siya. Ibig sabihin, ganun siya ka-equip. Okay, kung kayo, gusto niyo ba magkaroon ng ganyan sasakyan? Sobrang high-tech, sobrang equip. Mahirap i-park yan, oo. Hindi kakasya sa parking. Sa ko kaya, baka dalawang parking slot, dalawa huhulugan mo nun. Okay, so okay. So, di ba maganda yung sasakyan? Equipped? Okay. Pero kahit na anong ganda na sasakyan, kahit na fully equipped siya, kumpleto ng gamit, pag walang gasolina, tatakbo? Okay, kung halimbawa naman, electric car, kahit na anong ganda, high-tech, may Wi-Fi, may Bluetooth sa loob, may plancha, may kung ano-ano. Okay, pero pagka walang baterya o walang kuryente yung electrical, tatakbo kaya? Hindi. So, it is also the same with us. Tayo, tinuturuan tayo ni Lord na maging equipped. Tama yon, maganda yon. Pine-prepare na tayo. Kaya tayo, di ba, lagi nating ina-announce NLIC, Discipleship, SOL1. Kasi gusto natin lahat tayo matuto, ma-equip. Okay? Pero hindi doon nagtatapos yun. Kasi kahit tayo matalino, kahit marami tayong alam, pag wala ang pagkilos, paggalaw, ang gasolina ng Holy Spirit, o yung tinatawag nating anointing, hindi tayo makakatakbo. Kaya ngayong gabi, itong ating desirein, itong ating matutunan na ngayong gabi ay tayo ay mapuno. So let's proceed with the third P. Okay? So ang ating pangatlong P,
Okay, last for the past three Wednesdays, it is the promise, it is the presence, and now we will talk about the power of the Holy Spirit. At gusto ko, at gusto mo, at gustuhin nating lahat na pag tayo ay napuno, pag tayo ay nagkaroon ng power na experience natin para ng Holy Spirit, tayo ay full. Sabi natin, full. Okay, at hindi lang tayo mapupuno kasi pagka ikaw ay napuno lang, pagkataas wala ka rin ginawa, wala, mauubos din yun. Kailangan may paggagamitan yung kapangyarihan ng Holy Spirit. Hindi lang ikaw ang mababago, hindi lang ikaw ang bubuti, kung hindi magagamit ka rin sa iba. So let's declare that we will have the full power of the Holy Spirit. Don't misinterpret, hindi yan wrong spelling, tama yan. P, full. Ibig sabihin, pag ikaw ay full na, meron kaya mong mag-pull. Pag ikaw ay puno na, kaya mong manghatak ng mga naliliko. Pag kaya mong humatak ng mga naliligaw, kaya mong hatakin ang pamilya mo pabalik kay Lord. Kaya mo silang hatakin pabalik para mag-serve kay Lord, para sila din ay maging full. Yung mga hindi pa nakakilala, kaya mo rin isyeran at hatakin sila. So you have the full power of the Holy Spirit. Sa apat na tao, sabihin natin, we will have the full power of the Holy Spirit. Everybody say amen. Let's start. Okay. So pag example tayo ng mga ilang tao na sila ay full at sila ay meron ding pulling power of the Holy Spirit. We'll start with Acts chapter 6 verse 8. Sino to? Si Stephen. Sino si Stephen? Stephen o si Esteban sa Tagalog. Sabi diyan, when verse 8, he is a man full of God's grace. So hindi lang siya puno ng God's grace. After na siya ay ma-save, he has been full of the power of the Holy Spirit. At sabi diyan, ano, nag-perform siya daw ay ginamit na instrument ni Lord para gumawa ng maraming miracles. Signs and miracles among the people. So hindi lang pansarili niya, kumbaga ginamit siya ni Lord para gumaling, para makalaya ang iba, para ang iba ay makakilala sa Panginoon. Ayan, at yan din ang gusto natin, di ba? Tayo rin yung pag tayo nagpe-pray, gumagaling. No, hindi yung pag nag-pray, nahahigh blood. Okay, sabihin, pag ikaw ay nanalangin, nangyayari doon sa pinag-pray mo. Pag ikaw ay nagdeklara, mangyayari sa din kasi merong paggalaw, pagkilos ang Holy Spirit sa iyo, sa sinasabi mo, sa ginagawa mo. At maging doon sa dideklarahan o pagpe-pray mo. Ngayon, pagdating sa verse 9, sabi diyan, but one day, some of the men from the synagogue, okay, napunta siya doon, of the freed slaves, as it was called, started to debate him. Dinibati siya. Okay, na-experience nyo na bang dinibati kayo? Kinontra kayo. Yan. Ay, hindi. Wala. Huwag ka na mag-church. Kasi nakakatakot. Baka mahawa ng virus. Yun. Okay, huwag ka nang pumunta dyan. Huwag ka nang magbasa ng Bible. O baga, sayang lang yung oras mo dyan. Yan, merong mga kumukontra. Let's remember, pag tayo ay napupuno ng Holy Spirit, tayo nagliliwanag. Tama? At pag ikaw nagliliwanag, mas napapansin ka. So pag napapansin ka, mas may tendency kang pukulin. Diba? Parang mangga. Pagka ang mangga hitik, pinupukol. Pagka hindi nang bumunga, so hindi pinapansin. Tayo rin, ganun. So kasama sa ating buhay na pagiging puno ng Holy Spirit o tayo napupuspos na fulfilled ng Holy Spirit is someone will contradict us. O minsan may mga pagkakataon na may kukontra, sasalungatin ka. Pero ito ang maganda. Sabihin mo sa katabi mo, good news. Good news. Verse 10, none of them. Sabihin natin, none. Wala kahit isa sa kanila. Babasahin ko lang. None of them could stand against. Tingnan natin. Ano yung dalawa? Wisdom and spirit. So ano meron si Stephen? Dalawa meron siya. Siya ay equipped. Meron siyang wisdom. At pangalawa, meron siyang Holy Spirit. So dalawa sabay. So kailangan, habang ikaw na i-equip, ikaw ay napupuno ng Holy Spirit. Kaya siya, hindi siya na kontra, hindi nagtagumpay yung mga nagdidebate sa kanya. Sapagkat meron siyang wisdom, sabihin natin wisdom, at Holy Spirit. Ayun, so kailangan sabay siya.
Kaya tayo, habang tayo ay nag-aaral, tayo habang tayo ay dumadami yung alam natin sa Word of God. Ayan, so dapat kasabay natin, mas lalo tayo nagpapapuno, nagpapasakop, kinikilala, minamahal natin ang Diyos, ang minamahal natin ang Banal na Espiritu. So just like Stephen, okay, none of them could stand because Stephen has wisdom and the Holy Spirit. At tuloy pa natin, sabi diyan, meron pang isang tao. So gusto ba natin maging kagaya ni Stephen? Si Stephen, tingnan natin, sa dalawang chapter lang siya nabanggit, chapter 7 at saka chapter 6 at saka chapter 7. Pagdating kasi sa chapter 7 ay ano na siya, binato. Kasi siya ay tinawag doon na pinersecute. Sabihin, dahil sa kanyang pagtindig sa tama sa Panginoon, siya ay pinatay. Pero tayo, hindi tayo papatayin, I declare. Kasi matagal pa tayo mabubuhay. Dahil magiging kagaya tayo ni Stephen, pero ang buhay natin ay mas mahaba. Kasi gagamitin pa tayo ni Lord para ipakita ang alin, ang wisdom at ang spirit ng Panginoon. Another person is Barnabas. Chapter 11. Okay, so Barnabas was a good man, full of the Holy Spirit and strong in faith. So makita natin, dalawa ulit. Siya ay puno ng Holy Spirit at malakas siya sa faith. Bakit siya lumakas sa faith? So ibig sabihin, meron siyang baon, kaya siya malakas sa faith. Ibig sabihin, marami alam siya, kumbaga mas strong ang kanyang relationship sa Panginoon. At magiging strong relationship mo sa Panginoon, ibig sabihin, pag ikaw ay babad sa salita ng Diyos, you are equipped. So we can see that Barnabas was equipped and at the same time, he was filled, it was full of the Holy Spirit. At ano naging bunga nun? So nagkaroon siya ng pulling power. Marami siyang nadala. Many people were brought to the Lord. Ito ang ating gusto at itong ating idideklara na sa taong ito, bawat isa sa atin, meron tayong dadalhin kay Lord. At least isa. Okay? At kung mas maganda, mas marami. Kasi hindi lang natin gusto na tayo lang. Dapat meron din tayong katulad natin na madadala kay Lord. At mangyayari lang yan kapag tayo ay equipped at full of power of the Holy Spirit. So sige, so paano tayo mapupuno ng Holy Spirit at paano tayo magstay sa kanyang power? So sa ngayong gabing ito ay magbibigay maraming instruction, maraming tinuturo si Lord how to be full of power with the Holy Spirit. Pero gawin na lang natin, let's just simplify. So bigay na lang natin sa tatlong points ngayong gabing ito. Okay? So para matandaan nating lahat, tayong lahat ngayong gabing ito, tayo ay mag-NPL. Pero yung NPL na yan, hindi ka mawawalan. NPL na magkakaroon ka. Ito ang NPL na hindi ka maghihirap. Ito ang NPL na pwedeng maging susi para ikaw ay sumagana. Ito ang NPL na hindi ka mawawalan, kundi ito ang pwedeng maging susi para ikaw ay makarecover sapagkat gagamitin ka ni Holy Spirit ngayon sa mga panahong ito. Okay? So isa-isahin natin si NPL. Okay? So never mind kung meron mga naka-NPL dito o nabibigyan ng NPL. Kasi ngayong gabing ito, hindi no pay leave ang pag-uusapan natin, kakaibang NPL. Let's go with the letter N. Sabihin natin, nurture. And as we are being nurtured by the word of the Lord, don't forget to note it all. Ibig sabihin, tayo ay mag-aral, tayo ay magpapuno, hanapin natin ang kanyang salita. Pero huwag din natin kalimutan na kapag tayo ay nakaka-receive, ito ay ating isulat. And this coincides with our campaign that started last week, diba? Sa atin pong mga volunteer workers, tayo ay nag-umpisa ng bagong program which is our devotion. Okay? So bakit tayo nagdi-devotion? Di para ba pahirapan tayong lahat? Hindi. Sapagkat ito ay gagawin nating habit na kung saan ang lahat ng matututunan natin kay Lord isusulat natin. Okay? At napakahalaga na nagsusulat. Sabihin mo sa katabi mo, matuto tayong magsulat lagi. Kung naalala nyo po, last January, di ba, pinag-usapan na natin to when our team was yung vision. Di ba? Sabi natin, there is power in writing. Yan, dahil ang Word of God is written. Di ba? Kaya pag ikaw din nagsulat, may power din yun. Kaya wag kung ano-ano sinusulat natin, ang isulat natin ay ang Word of God. Let's see. Sabi ni Paul, ni Pablo, meron siya binanggit. Okay, Romans chapter 7. Let's have a comparison. Ang Romans chapter 7,
it talks about weaknesses and sin. But pagka po binasa natin yung kasunod nun, yung Romans 8, it talks about living in the Spirit. Let's just take some portion. Sabi ng verse 15, sabi ni Paul, eto sabi niya, I don't really understand myself. Tanungin mo yung katabi mo, minsan ba ganyan ka? Ayan. Lagi? Hindi mo maintindihan? Ano, mag-re-renew ka ba? Lilipat ng work? Or dito ba talaga ako sa Macau? O lilipat ako sa ibang lugar? O magpo-for good na lang ako? I don't understand myself. Ayan. Kakain ba tayo o kakain? I don't understand myself. Yan. Minsan, ganyan, di ba? Kahit na parang ang ayos-ayos naman ang buhay mo, pero minsan, dumarating ka sa point na minsan parang hindi mo maintindihan. Pero sabi ni Paul, eto, medyo matindi, sabi niya eh. Minsan, di raw niya maintindihan sa sarili niya. Bakit? Kasi yun daw gusto niyang gawin na tama, hindi niya magawa. At ang pinakamatindi, kung ano yung ayaw na ayaw niya, yun ang nagagawa niya. Yan. So, minsan, ganyan ba tayo? O, kumpara na lang natin, okay? Gustong-gusto mong maging fit. Pero hindi mo magawa. At ang pinakaayaw mo, kumain sa Jollibee, yun ang lagi mo nagagawa. I do what I hate. Ayan, di ba? Sorry, maraming tinamaan ba? Okay. Reset. Okay, let's talk about sin, di ba? O sige, let's get serious. Pagdating sa totoong buhay, di ba? Yan ang ating minsan na-encounter along the way, di ba? Alam naman natin, naririnig natin sa church, o minsan alam naman natin na natuturuan tayo, pero minsan hindi natin magawa. At yung pinakamisan, yung ayaw pa, yung alam na alam mong mali naman, yun ang nagagawa mo. Pero meron sinabi si Paul sa susunod na verse. But if I know that what I am doing is wrong, this shows that I agree that the law is good. Tagalogin natin. Pero pagka na-realize ko na ang ginagawa ko ay mali, ibig sabihin lang ito, nagpapatunay na meron akong alam na law at ang alam kong law na to ay tama. So ibig sabihin, yung law na alam niya, at least kumukontra dun sa mali niyang ginagawa. So let's translate o pababawin pa natin. Ibig sabihin, ganito yan. So minsan may mga nagagawa tayong mali. Pero at least, pag may nakatanim sa iyong Word of God, yun ang ipapaalala sa'yo ni Holy Spirit para wag mong ituloy yun. Yun. Kasi pag walang naitanim, kaya di ba sinasabi natin, di ba? O sinasabi ng Bible na ang salita ng Diyos pag natanim, hindi ito bumabalik ng walang kabuluhan. Kasi kung nakarinig ka man, halimbawa, isang tao nakarinig siya ng Word of God, naka-attend siya ng misan lang, kunyari, misan lang, once a year lang siya naka-attend ng church. Patas din na siya naulit. At pagkatapos ay pakalayo-layo siya o dumating ng birthday o kaya ng anniversary ng church, doon lang siya na-attend. Okay? No, pero pagka nandun na siya sa malayo, nandun na siya sa punto ng buhay niya na lubog na siya at hindi na siya makaalis doon sa kanyang trouble, bigla niyang maalala, ay oo nga, parang narinig ko na yan nung nagpunta ako sa ABCF. Ibig sabihin, gagamitin ni Holy Spirit yung narinig mong word para magpaalala sa sayo na huwag kang magkamali. So, ibig sabihin, anong kailangan? So, ibig sabihin, mahalaga pala, kahit nagkakamali ka, importante, nagtutuloy kang mag-aral. Kasi dinadamihan yung alam mo para mas maraming ipapaalala sa'yo si Holy Spirit. Pag nandun ka na sa punto na ikaw'y palubog o ikaw'y magkakamali o ikaw'y magkakasala. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, basta tayo mag-aaral ng mag-aaral. Mag-aaral tayo na mag-aaral, kaya hindi masamang mag-aaral, mas mabuting mag-aaral. Kahit nga ang mga nasa profession, di ba? Ang mga guro, ang mga professors, ang mga doktor, ang mga experts, di ba? Matatagal na sila, mga masteral, doctorate na sila, pero nag-aaral pa rin. Kasi mas gusto nilang maging magaling. Minsan nga, magagaling na sila, nagkakamali pa, kaya nag-aaral pa rin. Eh yun ay sa mundo. Mas lalo dapat tayo pag sa Word of God. Kasi hindi pa tayo nasa perfect stage, nandito pa tayo sa earth.
Pero pag may nakatanim sa yung Word of God, yan ang gagamitin ni Lord para ikaw ay i-correct. So let's continue. Kaya sabi ni Paul, what a miserable person I am who will free me from the life that is dominated by sin and death. So paano ba makakalaya ang isang tao? Pero sabi niya, thank God. Ang sagot, una, pagka tinanggap natin si Lord, si Jesus as Lord and Savior. So ibig sabihin, pag tinanggap natin siya as Lord and Savior, yung kahinaan na yan, mawawala. At kapag tinanggap natin siya, doon tayo mag-uumpisa na magkaroon ng desire na mag-aral, magkaroon tayo ng desire na lumago at magpursige. So yun din ang gagamitin ni Lord para sa susunod, yung mga dati mong mali, mababawasan na. Hindi man perfect na perfect ka, pero at least araw-araw nababawasan yung mali mo. Hindi siya nadadagdagan. Kasi araw-araw may tinatanim kang word ng Lord sa puso mo. Kaya meron siyang ipapaalala sa'yo. At sabi niyan, pagka ginawa natin yan, okay, so pag tinuloy natin sa chapter 8 verse 2, because you belong to Him and the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. So ibig sabihin, pagka meron ka palang nakatanim na word sa'yo, so doon makakakilos si Holy Spirit, kaya dadaling ka niya sa buhay na kung saan ay makakalaya ka doon sa kasalanan at doon sa mga kamalian na yun. At makakaiwas ka sa kamatayan. Hindi lang kamatayang physical, kundi kamatayang spiritual. Because the Word of God nagbunga sa'yo. Ginamit ni Holy Spirit yon para ikaw ay matama ng matama hanggang sa ikaw ay makalakad na ng maayos. So ang Holy Spirit makakagalaw na sa'yo ng mabuti at malaya sa buhay mo. And everybody say amen. Sabi ng isang quotation, sabi ni Francis Chan, ang author ng Forgotten God, kung siya daw ay si Satanas. If I were Satan and my ultimate goal was to destroy God's kingdom or God's church and purposes, sabi niya, one of my main strategies would be to get churchgoers to what? Ignore the Holy Spirit. Kung siya daw ang demonyo at gusto niyang pabagsakin ang mga Kristiyano, ang mga church, ang una daw niyang tatargetin ay gawin niya na yung mga nagpupunta sa church o mga Kristiyano ay maging ignorante about the Holy Spirit. At paano ba ang isang Kristiyano naging ignorante in the Holy Spirit? Una, hindi pagka walang nakatanim sa'yo ng Word of God. Doon lang mag-uumpisa. At dala sinasabi sa Word of God, be filled with the Holy Spirit, be in love with the Holy Spirit, be empowered by the Holy Spirit. Ayan. Kaya sabi dyan, ay, yan ang gagawin niyang strategy. Okay. Pero hindi yan mangyayari sa atin. Yan. Hindi yan mangyayari na kung saan ang mga nagpupunta dito ay magiging ignorant sa Holy Spirit. Kundi pagpasok pa lang natin dito, mararanasan na natin ang kapangyarihan ng Holy Spirit sa ating buhay. Let's continue. Sabi ng 2 Corinthians 3, verse 17, for the Lord is the Spirit and wherever the Spirit of the Lord is. Kapag malaya na siya nakagalaw sa'yo, magkakaroon ka na ng freedom. So, ibig sabihin, meron ka ng freedom na mas lalo ulit lumago, mag-aral. May freedom ka na ulit na mag-serve. May freedom ka na ulit na mas lalo pang i-honor si Lord, magbigay sa Kanya. Meron ka ng freedom ulit, hindi para bumalik sa kasalanan. Okay? So, tayo, tandaan natin, binibigyan tayo ng freedom ni Lord, hindi lisensya para gumawa ng kasalanan ulit. Okay? We are saved by grace. Pero sinave tayo ni Lord, para ibinigyan tayo ng grace niya para mas lalo tayong maging mabuti, mas lalo tayong maging maayos, mas lalo tayong maging malapit sa Kanya. And we thank God because the Spirit of the Lord is here in this church and in this church, we have the freedom. Amen. Yan, deklara mo sa tatlong kalapit mo, we have the freedom. Yes, we have the freedom to serve. We have the freedom to rejoice. We have the freedom to pray. We have the freedom to worship. Letter P, let's pray. Persistently. Let's pray. So, sabihin tayo ay patuloy na para mapuno ng Holy Spirit, we will continue to pray persistently. Sabihin mo nga sa sarili mo, I will pray persistently. At yan, ang isa sa pinakamahalagang susi, kapag tayo ay nababad, ibig sabihin, tayo ay nag-spend ng maraming time sa prayer. It may, pwedeng yan ay mag-spend ka ng maraming oras o pwedeng hindi man oras pero lagi-lagi. Ang mahalaga, sa bawat oras o sa bawat pagkakataon na ikaw ay pwedeng lumapit sa Diyos, gamitin mo pagkakataon na yan upang lumapit, manalangin sa Kanya at kausapin ang banal na Espiritu. In speaking of the Holy Spirit, so He really works. So kanina lang, nawawala yung aking remote control.
At hindi ko makita, sabi ko na ako ba nalagay. Makakalimutin na kasi ako eh. So, pero nung kanina, so alam niyo, nila brother Byte. So bigla ako nasabi, Holy Spirit, nasaan po ba yung remote? At biglang pinalala sa akin, tingnan mo yung pantalon mong pinagpalitan. At pagdukot ko ay, ayun nga yung remote control. So, last time nangyari din sa akin yan. Susi naman, nakwento ko kila Paolo. Hinanap ako ng hanap ng susi. Wala doon sa bulsa ko, wala sa bag. Sabi ko, lagi ko naman dito nilalagay. Tapos nakauwi na ako sa bahay at hindi ko talaga makita. Okay. Eh, malapit na akong ma-high blood. Buti hindi nyo ako nakitang na-high blood. Oh, pero muntik lang, malapit na. Hanggang bigla ko lang naalala. So, yun nga. Kasi yun ang kagandahan. Pag ikaw ay nagna-nurture na sarili mo. So, bigla mong maalala yung mga word of God. So, bigla akong naalala, di ba? Parang always seek God. So, bigla akong naalala, oh nga, pwedeng itanong sa Holy Spirit. Holy Spirit, nasaan po ba yung susi? Yun. At siguro wala pang isang minuto, biglang kumalabog yung washing machine. At nung kumalabog, ay, teka, may katabi nun yung laundry. So parang naramdaman ko, parang nangusap ang Diyos na tingnan mo doon sa laundry. So pagtingin ko, nandun nga din, sa same pantalon na nandyan din kaninang pinagpalitan. Nangyari naman yun mga nung last week. Yun. So sabi ko, totoo, the Holy Spirit works. So hindi lang siya, parang kumbaga Diyos na nirespeto natin, pero isa ay more than a friend. Parang kaibigan na pwede mo siyang kausapin, pwede mong tanungin. At sa lahat ng pagkakataon, kumonsulta tayo sa banal na Espiritu. Ituturo niya sa atin lahat. Kaya napakahalaga na tayo ay laging nagtatanong, nananalangin sa Kanya, pray persistently. Acts 4.31, tingnan natin itong mga tao na to. After this prayer, the meeting place shook. So nayanig. At sabi doon, they were all filled with the Holy Spirit. Then they preached the Word of God with boldness. So, kita natin ng effect. Pag na-full ka, ikaw ay nagkakaroon ng pull. Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng pulling power. So, sila, ang ginawa nila, nung sila'y napuno, hindi sila nakontento. Ipinamalita nila. Sila ay nag-preach, sila ay nag-share sa mga tao nang hindi lang basta nag-share. Sabi doon, they shared with boldness. Kaya, minsan, kung tayo ay parang nahihiya na mag-share, o minsan, pakita natin yung ating pagiging Christian, pag tayo na puno ng Holy Spirit, gagawa si Holy Spirit sa atin at tayo ay hindi mahihiya. Kahit sa katrabaho, kahit sa mga makakilala natin, madali nating magagawa because the Holy Spirit is in us. And the key to that is when we pray persistently. Jude chapter 1 verse 20 says, dear friends, must build each other up in your most holy faith and pray. Sabihin natin, pray. Pray in the power of the Holy Spirit. Sabi ni J.B. Johnson, sabi dyan, prayer is the pulse of the church. Okay, so when we pray in the Spirit, yan ang parang pulso ng ating, ng isang iglesia o ng isang church. So kapag ang isang church ay hindi na nagpe-pray in the Holy Spirit, nawawala ng pulso. Pag nawala ng pulso, ano mangyayari? Mamamatay. Sabihin natin sa apat na malapit sa atin, hindi tayo mamamatay. Tayo mamamatay dahil tayo ay nananalangin. We are praying in the Holy Spirit. And my last point is live instantly. Once that you were nurtured, once that you pray, lahat ng nareceive mo, isabuhay mo agad. Gawin natin agad. Sabi mo sa katabi mo, gawin natin agad. As John 14:17 says, the Holy Spirit who leads you into all truth. Ang banal na Espiritu ang magdadala sa iyo sa lahat ng katotohanan para lahat ng narinig mo, lahat ng natanim mo, maalala mo, maisa sa buhay mo. Ang mundo, hindi siya maintindihan. The world cannot receive Him because it is looking for Him and doesn't recognize Him. Pero tayo, sabihin mo sa kanan at sa kaliwa mo, ikaw nga. Yan. But you know Him because He lives with you now and later will be in you. Ikaw nga. Kilala mo, in love ka, in a relationship ka with the Holy Spirit. Amen! Palakpakan natin si Lord. Dagdagan natin, ha? Dagdagan natin. Sige, konti na lang to. NPL minus GQ. Ayan, para mas medyo mas maganda-ganda. Okay? So, sabihin, dinagdag natin si NPL pero meron tayong babawasin. Para tayo ay patuloy na mapuno ng Holy Spirit. Okay? So, ano yung G at saka Q?
do not grieve, do not quench the Holy Spirit. Once na gumalaw na siya sa'yo, sabihin natin, do not grieve. Do not quench. Okay, basahin muna natin yung verses. Ano ba yung grieve at saka ano yung quench? 4:30 ng Ephesians, that is verse 30. Do not grieve the Holy Spirit of God with whom you were sealed for the day of redemption. At ang sabi ng 1 Thessalonians 5, verse 19, do not quench the Spirit. Ano ba ang grieve? Ano ang quench? Simple lang, madali lang tandaan, ganito lang yan. Yung grieve, yung hindi mo dapat gawin, ginagawa mo. Ulitin ko. So, kunyari, sinabi ni Holy Spirit, huwag kang pumunta sa lugar na yon. Kasi sa lugar na yon ay merong mangyayari sa'yo o merong mga gumagawa doon hindi maganda. Eh, pumunta ka. So, ano nangyari? Ayun, napahama ka. So, it's grieving the Holy Spirit. Ano naman yung quench? So, baligtad. Yung dapat mong gawin, yung sinabi sa'yo dapat mong gawin, hindi mo ginagawa. Okay, kaya di ba quench, ibig sabihin parang inuuhaw mo, sinasakal mo. Kasi meron siyang gustong ipagawa sa'yo, hindi mo ginagawa. Kunyari, sinabi sa atin, nagpaalala si Holy Spirit, gumising ka ng maaga, mag-pray ka agad. Hindi mo ginawa. That is quenching the Holy Spirit. So, dalawa lang ang tatandaan. Pag do not grieve, ibig sabihin, yung hindi mo dapat gawin, ginawa mo. So, kung meron siyang sinabi na hindi dapat gawin, huwag nating gawin. So, do not quench the Spirit kapag may pinapagawa sa atin ang Diyos, pinapagawa ang Banal na Espiritu sa atin, nagpapaalala sa atin, yun ang ating gawin. At pag ginawa natin yan, mas lalo natin mapiplease si Lord, mas lalo tayong mapupuno ng Banal na Espiritu. And just to close, this one, man, sa isang libro ng pinamagatang God's Generals, lumang libro na po yan, magkaroon mo yan, ay maganda, nag-feature yan ng mga great men and women of God noong mga unang panahon, way back 19th century. At isa dyan si Smith Wigglesworth. Okay, sino ba to? So, hindi na, sa panahon natin, hindi na siya masyadong kilala. Pero kung mahilig kayong magbasa, mababasa niyo marami siyang mga quotations and articles. Siya po ay isa sa tinatawag nating revivalist. So, ibig sabihin, nung panahon niya, siya ay nag-evangelize. Siya ay nag-preach ng Word of God. At sa tuwing siya ay mag-preach, ay thousands and thousands ang lumalapit kay Lord, tumatanggap as Lord and Savior na sisave. And there are many times na sa kanyang tinatawag nating meetings or crusades, pag siya ay nag-lay hands, marami ang gumagaling. Si Smith Wigglesworth, for additional information, so siya ay equipped at siya ay filled ng Holy Spirit dahil siya actually ay no read and write. Hindi siya marunong magbasa, hindi siya marunong magsulat. Natuto lang siyang magbasa nung napangasawa niya si Polly, yung asawa niya. At nung natuto siyang nagbasa, wala siyang ibang binasa kung hindi Bible lang. Yun lang ang libro na nabasa niya sa buong buhay niya. Wala. Bible lang. Pero kahit Bible lang ang nabasa niya, wala siyang ibang additional resources because he was full of the Holy Spirit. So lahat ng patungkol sa Diyos ay napahayag sa kanya. Ang Holy Spirit nagpaunawa sa kanya, nagpuno sa kanya, kaya sa tuwing siya ay nag-share, nag-evangelize, ang daming taong lumupunta sa meeting niya, nakakakilala at tumatanggap kay Lord. At siya ay nung siya ay namatay, sabi rito, inotopsi siya. Laspag yung kanyang tuhod. So nung siya ay tiningnan at sabi, bakit laspag yung kanyang tuhod? So, kinuwento nung asawa niya kasi for 20 years na kanyang ministry, araw-araw siyang lumuluhod. At sa sobrang pagluhod niya, sa sobrang pagpipray na hanggang sa nakamatayan niya, napudpud yung kanyang tuhod, kapipray. Pero yung pagkapudpud ng kanyang tuhod, hindi yun nabaliwala. Sapagkat yun ay nagbunga ng maraming mga tao, maraming kaluluwa na lumapit kay Lord, sapagkat mayroong isang Smith Wigglesworth na kung saan ay nagpa-equip at nagpapuno sa Holy Spirit. Kaya siya ay na-full at siya ay nagkaroon ng pool. Hatakin ang mga tao, pabalik sa kanyang kaharian. Kung gusto nating maranasan na tayo ay gamitin ni Lord sa kanyang kaharian, kung gusto nating may experience na tayo ay gagaling, magpapagaling din, tayo ay babaguhin at gagamitin din tayo ni Lord para magbago ng iba. Let's begin to be equipped
And at the same time, be filled, be full, and have the pulling power of the Holy Spirit. Sa pagtayo mo sa upuan na yan, sa limang tao, sabihin mo, we will be full with the Holy Spirit. Pag tayo napuno ng Banal na Espiritu, kaya napuno ng kanyang presensya, ng kanyang kapangyarihan, hayaan natin siyang gumalaw sa ating kalagitnaan. Siya ang masusunod. Ano bang kanyang instruction, ito yung ating susundin. At kagaya nung nabanggit ko 2 weeks ago, meron tayong binasa ng verse, di ba? Kapag ka ang isang anak humiling sa kanyang ama ng tinapay, bibigyan ba siya ng bato? Hindi, bibigyan siya ng tinapay. Di mas lalo na kaya ang ating Diyos Ama sa langit. Na pag hiningin natin ang Holy Spirit, hindi kaya niya ibibigay ito. So kapag the more we desire not only the power of the Holy Spirit, but the Holy Spirit Himself, lahat magkakaroon tayo, mapupuno tayo sa buhay natin. At ito ang laging ating babaunin at dadalhin kami. Ito kami.